Yun! Nagbabalik ulit kami, guys! So, welcome back to our YouTube channel. So, yeah. Ang topic natin ngayon is all about her pregnancy pa rin. So, because... mga nakakuyo ng topic natin. Yes. This past few months kasi... First trimester. Yeah, first trimester niya, may mga bagay na hindi kami inaasahan. Actually, critical yun ni eh. Ano talaga... kumbaga sa aksi, nagkikritical. Ang sabi nga ni Doc is... ano abortion yun? Ano siya? Threatened. Threatened abortion. So, ano ba yung threatened abortion? So, yun yung pag bumubuka yung cervix mo. Ay, yun yung nagkakaroon ka ng spottings or nagbe-bleed ka. Ang tanong kasi, bakit ka muna na dinugo? Ganun? Bakit ka dinugo? Dinugo ako, I think it's because, first, natuklasan ko na meron palang infection ako doon sa pinaka-ano ko. Na sa pinaka-canal ko, actually, nagpa-pop smear ako noon. Kaya pala nagkakaroon siya ng bleeding kasi doon sa mga germs. Kasi severe na. Buti na lang hindi umabot sa cervix. Tapos, bumubuka-buka ng kot yung cervix ko. And then, the doctor, my OB advises me na magpahinga ng 2 weeks ng bed rest. Bakit daw? Bakit daw? Anong ano? Bakit daw nangyayari yun? Bakit? Hindi. Bakit ako maraming germs? Una, bakit ka maraming germs? At una, bakit ka nag-bleed? Buti nga guys, yung ano niya, yung spotting niya, hindi naman... Hindi continuous. Hindi siya bleeding. Hindi siya severe. So, though, based naman dun sa ano ni Doc, threatened abortion. Kasi, ayun nga, yung nangyari sa kanya. Bakit? Bakit at paano? Yung dahilan kung bakit ako maraming bacteria, it's because... Kasi, ever since naman hindi ako gumagamit ng feminine wash... So, girls, advice lang, no? Kahit once a day lang, sabi ni Doc, na mag-ganon kayo kasi nai-invade ng ibang bacteria yung cervical canal natin, doon sa pinaka-canal natin. So, ayun, isa yun sa mga dahilan, no? So, kaya nag-reseta siya ng na-flora sa akin. Tapos noon, ayun, medyo mababa nga yung cervix ko, eh, kaya mubuka-buka siya. Eh anong-ano mo? Anong reaction mo? Anong reaction mo nung ano nung nagkaroon ka ng spotting? Ayun, hindi ganito 'yan eh, guys. Actually, alam na namin na buntis kami. Buntis kami? Oo, we're pregnant eh. Kami dapat. Actually, alam na namin na buntis ako before pa ako nag-spotting. Pero bago 'yun kasi, talaga naglalakad ako. 'Di ba, Tatay? Yung lakad ko kasi sa work 20 minutes. Sasakay ka ulit ganyan hanggang may na-discover kami na may jeep pala, ganyan. Tapos, nagtataksi na ako. Medyo magasos yun. Pero feeling ko, ano, normal lang yung pag-bleed niya. Normal lang yung bleeding since first trimester. Uh-huh. Hindi naman kasi siya ganun ka-severe. Tsaka pero, yung bleeding ko kasi, hindi siya mapula. Brown. Tapos, nagbasa-basa din ako, no. Before kasi, kaya siya delikado no first trimester. It's because kakaumpisa pa lang. Tapos yung bata kasi nag-i-implant siya doon sa pinaka-cervix mo, kaya nagko-cause din siya ng bleeding. That's why, yun pa yung isa. So, in-advise ako ng doctor na 2 weeks ako ng bed rest para, well, naging effective naman sa awa ni Lord. After nun, wala na akong bleeding. Pero, hindi lang natatapos doon ang mga pangyayari sa amin sa first trimester. Ano, di mo sinagot yung tanong ko. Ano yung na-feel mo? Nung nakita mo na may keme sa panticles mo. Ano siya, tinawag ko siya talaga. Sabi ko, Tay, tingnan mo, meron akong... Alala mo yun? Mm-hmm. Tapos kinabahan ako syempre. Tapos, normal reaction ng mga... Ng mga nanay. Magiging nanay. Oo. Syempre. Kinabahan ako syempre. Tapos kinabukasan, napacheck up na ako. Ayun, ang unang gagawin natin is pag nakita natin na may bleed sa ating panticles, spotting is... call the doctor right talaga, away. Yun talaga, kailangan pa check up agad natin kasi syempre, hindi naman natin alam kung ano yun, kung ano yung sanhi nun, tsaka kung paano natin gagawin. Solution diba? Na yun, diba? Para at least, ma-save agad natin si baby. True. As much as possible. Kasi tingnan mo, threatened abortion pala yung nangyari sa akin. Diba, kung papanggan mo, threatened abortion, medyo talaga, alarming siya pakinggan. Pero sa case niya, hindi naman severe. Kasi, spotting lang eh. Tsaka, syempre, support na rin ng husband ko kahit nahihirapan siya. So, yun nga. Yun na yung bleeding na part. Pero, una nun, marami pa akong na-experience na kakaiba.
kasi alam mo yung guys na yung everyday mo na grabe yung katawan ko, halos ayaw tumanggap ng food. Kahit nagagalit na siya noon talaga, kapag ayaw ng katawan ko talaga, talaga magsusuka ka. As in, yung feeling mo lagi kang full, ganun talaga. Tapos, ayoko nung ano, ginigisa na sibuyas, ayoko nun. As in, lumalabas talaga ako. Yung mga naamoy ko na, dati na mga naamoy ko na okay lang eh. Grabe yung tortures. Para sa akin, torture siya ha. Kasi, yun yung nafe-feel ko. Halos maiyak-iyak ka na. Hindi rin ako naniniwala. Piling ko OA okay lang siya. Sasabi niya sa akin, nag-inerte lang ako. Pero, hello sa mga mommies dyan, no? Alam ko naman, meron kayo ng experience na ganun. Tapos, ayun nga, na-bother din ako nung, kasi 44 kilos ako, bumaba pa ako nung first trimester. Naging 43 ako. Tapos, nagpa-check up na kami nun kay OB. Nakasama ko na siya. Guys, share ko lang, nakakatawa lang talaga itong asawa. Nagkasama ko siya sa OB na ayoko kumain. Nakakatawa lang ngayon, ha? Pero, anyhow, inorian siya nung OB na it's okay. Huwag naman yung as in wala. As in yung okay. Ikaw kasi naman, hindi ka kumakain talaga ng rice. Oo. Pero yung mga fruits, mga basa, mga prutas, no, nakaka-survive talaga ako nun. Tapos, yun sinabi niya sa OB, pinaliwanag ni OB na it's okay the first trimester kasi hindi pa naman nakadepende sa akin yung anak ko. Meron siyang sariling katas ng nutrients na nakaka-survive siya sa pag-develop ng brain niya. Doon kasi yung tatay, di ba, first trimester. Anyway, going back to our topic. Oo. So, ano yung advice sa'yo ni Doc nung nagpa-check up tayo? Ano sabi niya? Bakit ganun yung naging reseta niya sa'yo? Bakit daw? Di ba tinanong? Ang unang naging reseta niya sa akin, yung mga B-complex eh. Yung mga iwa sa suka. Actually, yun yun, tatay. Yung nag-spotting ka na. We're talking about spotting. Nung nag-spotting ako, ayun, oo, mahal nga yun ni-resetan kami ni Doc. Yung, ano yun? Ano sabi niya sa'yo? Ano sinabi sa'yo ni Doc? Ang sinabi niya sa akin, magpahinga lang. As in, magpahinga ka. Kahit puro pahinga ka na, magpahinga ka. Tapos, uminom ka ng tamang gamot. Ano yung binigay niyang gamot sa'yo? Nakalimutan ko na nga eh. Alam naman, parang feeling ko yun, pampakapit yun. Oo, pampakapit siya talaga. Nakalimutan ko na tuloy kasi hindi ko na siya iniinom ngayon kasi okay na kami. Do yung pag-spotting niya naman talaga is, ilang beses mo naranasan yun? Ilang days? Siguro ano, hindi. Sa total, 5 beses. Pero hindi siya sunod-sunod. Hindi tuloy-tuloy. Pero hindi naman, hindi grabe kasi konting spot lang talaga. Parang guhit-guhit. Ganon. Parang 3 guhit, 2 guhit. Tapos every time na may spotting ako, sinasabi ko sa kanya yun. Nung ininom mo na yung gamot, nawala pa? Oo, hindi. Actually, nakatulong naman yung gamot. Kasi ano ko siya eh, 1 month ko siyang ininom, kaya nakatulong talaga yung gamot. Saka ano eh, pinag-bed rest ka ni Doc. Hindi ako nag-work ka, hindi talaga ako. Actually, two weeks siyang ano. Wala nang problema doon kung, syempre, kung may mga work kayo, mga mamshi, okay lang naman na mag-stop kayo mag-work para doon din sa safety mo, ni baby. Syempre, masuunahin mo yung priority natin eh, yung buhay. Kesa naman, work ka ng work nga, di ba? At the end of the day, mawawala naman yung, alam ko namang iniingatan niya siya, alam ko, pero at the same time, kailangan niya rin mag-work. Di ba, ang hirap mamili, kung pipiliin mo is mag-work ka ba and safety ni baby. Pero kung ako sa inyo, mas piliin nyo yung safety ni baby. Kung pinag-bedrest kayo ni Doc ng 2 weeks, mag-bedrest kayo. Kung kailangan yung tumigil muna kayo sa work, di ba? Lala, siyempre, nagko-commute lang tayo. Jeep, matagtag doon. So, ipahinga muna natin yung sarili natin. Tsaka guys, naiintindihan ng company yun. Priority nila ang buhay. So, swerte rin ako sa company ko. It's because nag-worry din sila sa akin. At work from, kahit naman work from home ako, ano, makulit ako minsan. Nag-check ako ng emails. Pero, make sure na mas marami akong pahinga. Kasi nakadagdag din kasi yung stress. Kahit hindi ka pagod, kahit hindi ka naglalakad, yung stress din kasama yan eh. Kaya, oo, kahit nag-iisip ka lang, syempre nararamdaman din ang anak mo yun. Kaya napoprobo. Diba? So, ano bang advice mo sa mga incoming mommies or sa mga
same sa'yo na pinagdaanan. Or magpa first trimester pa lang o mabubuntis pa lang, advice mo kasi bago mo nalaman yun, may mga nagawa ka pang bawal o kaya... Oo, ganito pala, no? Actually, meron akong application para ma-monitor ko rin. Nakikita ni tata yun. May baby app kami, baby center, no? Ito yun, ate, yung baby center ng baby app para ma-monitor natin. Oo, thank you kay ate Hazel. Hazel Diloy Bartolome. Kasi siya yung nagsabi sa akin na para hindi ako magulat kasi meron time na, alam mo yung mas naglalaway ka pa kaysa sa aso. So, lahat doon, nandoon at sa mga incoming mommies at mga nagbabalak mag-mommy, mag-download na kayo doon kasi totoo yung mga nangyayari doon. So, advice ko lang, no, be prepared kasi noona kasi we're very excited kasi plinana naman namin to ni tatay. We're very excited. Akala ko, ay, chill-chill lang yan. Plinana namin pero hindi namin na in-expect na ibibigay, na ibigay agad. Oo, na sa isip ko na, ay, hindi, ang gubot siya ko, lalaki lang chan ko. Hindi pala ganun. Maraming changes na mangyayari sa katawan mo, yung mga hormones mo, no? Yung mga iitim sa'yo, kung iitim talaga, and just be ready. And yung emotion and spiritual, kailangan po yun, mga mommies, no? And, syempre, ina-advise ko rin po kayo na husbands, no? Na maging supportive, kasi wala man akong masabi dito sa asawa ko. Very supportive, kahit nagagalit siya. Kahit parang itatapon na niya yung unmom ko. Naiyak. Talaga. Arte mo, oy. Supportive yung asama ko. Thank you, Tay. Hindi, totoo, iyak ko tanga. Basta mahirap kasi first trimester eh. Tapos ngayon, okay-okay na ako. Malakas na ako naman na... Para sa akin kasi kaartihan na, though hindi para kaartihan yun sa mga buntis. Para ayaw sa akin, nai-feel ko lang. So, yung kaartihan niya, nabawasan na. At oo, nawala-wala na. Malakas na akong kumarintay. Nawala-wala na, kumakain na rin siya. Tapos humihiling na rin ako ng mga foods. Doon medyo nagre-reklamo siya sa mga foods na hinihingi ko. Pero binibigay naman niya. So, yun lang. Tapos, advice din ng mga ng OB na... Basta laging tatandaan, pag may nararamdaman kayong kakaiba, pag may something, consult agad. Doctor agad. Doctor. Huwag kayong mag-self-medication. Oh, wow. O kaya yung self na perception yun ah. Papahinga lang ako. Papahinga lang ako. O kaya ganito, ganyan. Kasi syempre, hindi natin alam. Yung mga... Alam ko na, tatay, yung... Wait lang, ikakat ko siya. Dupaston. Yun yung ininom ko na pampakapit. Binigay siya ni Doc ng Dupaston. Pero, check nyo pa rin kay Doc kung ano yung mas advisable na gamot para sa inyo. Oy, pero guys, alam mo ah, kasi search ko, may mga mommies na kasi ako. I mean, naka-join ako sa group ng mga mommies. Dupaston yung more often na iniinom nila at very effective. Oh, pero i-advise namin na baka mamaya nag-bleeding kayo, ayun agad yung inumin nyo. Hindi, tsaka tatay, hindi siya over the counter, kaya kailangan mo maseta ng doktor dun. Consult first muna, kasi malay natin yung mga bagay, yung oras na to na kung nagpa-consult tayo, di ba? Kaysa yung nag-self-medication tayo. Oo, tsaka minsan baka allergic ka sa gamot, kaya si doctor, si OB talaga ang makakasagot ng mga bagay-bagay na yun. So, consult first. Siyempre, mga professional yung mga doctors yan, alam nila kung ano mga dapat gawin. So, final word mo para sa mga... Mommies. Yes, mommies encountering wait, na doctor, first trimester. Wait, doctor, sabihin mo muna kung ilang weeks na kami ngayon. So, ano na kami ngayon? Nasa more than 4 weeks. Ay, 14. More than 14 weeks na kami. So, more than 14 weeks na kami. So, second trimester na kami. Congrats. Dahil, nasa second trimester na kami ng kanyang pagbubuntis. So, sa mga incoming mommies at mga mommies na yun, huwag tayong sumuko. Actually, sabi nila, mas mahirap kapag lumabas na. Kasi andun na yung postpartum. Na depression na tinatawag sa mga nanay, no? And, sa, ayun, kailangan lang natin ng, ayun nga, tibay ng loob, spiritually, emotionally. Tapos sana po sa mga husband, kayo po ang sumuporta sa mga asawa nyo. Kasi, yun nga, kahit niece nyo, nag-inarte lang ako, andyan pa rin siya sa tabi ko. So, ayun guys, so sa next vlog namin, feeling ko, magmumukbang kami. So, abangan nyo na lang kung ano yung mumukbang namin. Mukbang alma. Mumukbang namin yung alma.
So guys, I hope I hope naging informative ang aming vlog today para sa mga mommies, kaming mommies. So just hit like, share, and thank you, kasi 13,000 na kami. Hit the notification bell button para updated kayo sa mga videos namin. So guys, thank you and good luck. Excited na kami.